Ito na. Malalaman na natin kung sino yung niluto ni Madam Julia. Pero yung sa top 5 ko ha, in fairness, pasok yung dalawa. Si Kuti at saka Indusinyo ni siya ang pasok sa akin sa top 5. Laglag yung tatlo. Lakap yung sa kahap. What? Hoy! Guba mo na kung naon. Si Kutabwa. Second runner up. Sure ka, madam? Sure ka? Sino hula niyo manalo? United States. Hoy, si Kuta. Si Kuta mga kagrag. Sinikan runner up lang niya. Gigil ako. Indonesia siguro manalo nito. Indonesia. Indonesia. Oh, okay na. Okay na si Paula nang nakadaog. Okay na kayo. Okay na. Sayang si Kuta. Si Paula, okay na. Yes. Relax na tayo. Si Paula na nakanalo. Deserve ni Paula din. So, ayan na mga karagrag. Tapos na ang Miss World. Tapos na rin ang drama saga. So, abangan na natin yung mga iskandalo, mga pa-issue. Maririnig natin after the pageant, diba? So, naghihinayang ako. Hindi nakapasok si Tracy Maureen Perez sa top 6. Akala ko kanina yung pinanood ko is beauty with a purpose pa ng mga winner. Yun na pala top 6. Nalito ako. Yun na pala yung ano, top 6 nila. So, grabe no. Niligwak talaga si India. Niligwak talaga si Venezuela. Sayang hindi naka-advance si Tracy sa top 6. Pero happy na rin ako. Congratulations kay Poland. Naghinayang talaga ako kay Kuti. Si Kuti talaga din yung second choice ko na manalo. Pero yun na, tapos na yung laban at congratulations kay Tracy dahil nakapasok pa rin tayo sa top 12 kahit sa dami ng mga kalaban niya ba. So pasok pa rin tayo sa top 12. Ipapasalamat na natin yun. At yan ang mga karag-karag. Ano ang masasabi niyo sa naganap na Miss World 2021? Sang-ayon ba kayo sa naging placement ng mga kandidata? Mag-ingay tayo sa comment section and thank you for watching. Mukha o natakaroon og adobo. Diha na mo, bye-bye. Mo inom tag kuan na ni init nga kuan ay kay bugnaw kay akong tihan. Natulog ako nang alas 12, nagising ako nang alas 4, 4:20. Ilang oras lang tulog ni Koranga? Beauty pageant pa dai.